dito. Ito yung mga tol, wala na mga susi nandito. Sila nasa labas na to, delikado na part. Nilagyan pa nila ng susi, baka matakot. So, karamihan lang yung mga susi nandito. Sa loob. Nakita nyo naman lang. Welcome sa aking channel. Kung bago pa lang sa aking channel, so please don't forget to like, share, at subscribe ka na. Para lagi yung updated kung meron man tayo mga video na i-upload. So, today mga tol, bumalik ulit ako dito sa, 2345 Osmeña Highway. So, pwede nyong gawing landmark yung pure gold dito sa may Osmeña. Pero ngayon, ang update dito mga tol sa mga reposts na to. So sa mga nagko-comment po sa aking comment section, ayan. So wala pa po sila installment. So lahat po na nakikita nyo dito mga tol, naka-base pa rin po yan sa cash price. So base pa rin po sila sa cash price mga tol. No? Ayan, kita nyo may Honda Click, Bulletproof Sniper, Sniper Aero, ayan, version 2, NMAX Phantom Black, and Amiens 40, ayan. Kita nyo naman, Honda Click, na 2021 model, kulay white. At yung mga sniper na nandito. Latin mga tol, goods na goods pa mga tol. Konti pa lang yung mga tinakbo ng mga yan. Kaya, sa lahat po mga tol, no, nagtatanong, wala pa po silang installment. So, lahat ng yan, nakabase pa po yan sa cash price. Pero sabi ni sir, yung pinaka-manager po dito, no. Ayan, so, 2 to 3 weeks ang kailangan pa natin hintayin para malaman natin yung update dito. Kaya sabi niya, 3 weeks magkakameron na po dito ng installment. Ayan, so abang-abang kayo mga tol sa next nating vlog at papakita natin sa inyo. Papakita ko sa inyo lahat ng mga presyo ng motor na nandito. Kung magkano yung down payment, magkano yung ima-monthly nyo. Ayan. So dito mga tol, yung mga unit na nandito, merong XRN, Rider, Honda Click 125, then mga boots pa tumba talaga mga tol. So sa ngayon parang tinanggal na tayo yung mga susi, no? So isa-isay natin mga tol na. Sa mga willing kumuha ng cash price, so ito yung ano nila. Para meron kayong idea kung gaano lang kalapit yung mga tinakbo ng motor na to. Gaano lang kalayo yung tinakbo ng motor na to. So pakita natin mga tol yung kanilang yung kanyang odo reading. Ayan, odo reading ng Honda Click na to yung kulay orange. 35,000 lang. Ayan, so 35,534 yung kanyang odo reading. So fresh na fresh pa. At magkita nyo rin naman mga tol. Ayan, so kulang lang sa linis, no. Maalikabok siya kasi syempre. Osmeña Highway ang sa labas na ito, mga alikapo nagliliparan, nandito nga lang sila. Alright, so yan, kita mo naman wala pang last press yung clearing, isang tintop pa yan, so meron din siyang protector dito sa driving position para hindi masyadong madumihan. So wala pang gasgas yung kanyang side clearings, side clearings wala pa, may konting ano lang dito sa sticker. Alright, so play range nya sa harap at yung kanyang lens makinis, wala pang kagas. Yung tire nya sa harap bago pa. Yan, so disc brake nya. Yan, so wala pang gas. Same din doon, same din yung isa, wala rin kagas na tolo. Parang magkapatid doon na binahatap lang ah. So lahat mga nakikita dito mga tol, hindi to brand new, no? So repo set. So ibig sabihin ng repo set mga tol, second hand na. So from first owner pinatak na kasi may kanya-kanyang dahilan, wala na siguro pang hulog or nawala ng trabaho. Kaya may makikita kayo dito may mga motor na nababatak. Yung tinatawag na repo set. Hindi ko alam kung bakit tinawag ng repo set. No? So parang general word na siguro yun, no? Diba sa, pwede naman tawagin na second hand, alright? Makinis yun. Alright, so yan, makintab din. So kung gano'ng kakinis to, makinis din yun mga tol. Yan, wala pang gasgas yung kanyang handlebar, ay yung kanyang grab bar, wala pang kagas. Yung seat niya, makinis dito pero may konting punit lang dito. Siguro nag-alaga ng earring, binutas ng earring.
Ayan, so tingnan natin yung kanyang odor rating. Sinakbo ng motor na to. Ayan, so napaka-boost pa. Fresh na fresh pa mga tatong. 11,700. 78 lang yung kanyang tinakbo. So mas baby to, mas brand new to, mas kumbaga mas fresh pa to. Kasi 11,000 lang. Compare dito, ay umabot na siya ng 35,534. So sa mga may alam sa motor dyan, naiintindihan nila kung ano yung auto rating, auto meter. Kasi yan yung tinakbo. Mula nung kinuha mo siya, mula nung kinuha mo siya sa kasa, nagamitin yan eh. Diba? So malaman mo kung gaano kalayo yung mga nabiyahe mo, kasi dun siya magre-reflect sa panel gauge. Ayan. So kung ilang taon na sa'yo yung motor, mag-iindiit din dyan kung ilang metro na yung natakbo ng motor nung wala nang nabili mo siya. Yeah. So sana naiintindihan yung mga tol. Alright? So meron itong duke. Yan yung duke naman ay 115,000, kaso lang hoy, Valentine kasi kaya nanghina to. Valentine kaya nanghina. Ayan, so yung odor reading nito, odor reading ng Duke, KTM Duke. Ayan, so hindi siya makita, oras lang to eh, hindi makita kung ilan tinakbo nito. Ayan, so wala siya makita mga to. Kaya makita nyo dyan, meron itong Honda Click Red. Ito naman ay N-Max. So, matte black. Matte black o may pagka gray. So, ito naman. So, Yamaha. Yamaha Mio. Kaya so, nandun pa. Dami pa din mga toto. So, kayo nang bahala mag-inquire. Wala nang price, hindi ko alam kung bakit nang kanina. Kasi nung pumunta ko dito nakaraan, ano na siya eh. Meron yung mga priceless, siguro na nabenta na. Ang dami yan, nandun ang ganda na. Diba? Dami, tsaka meron dun. So dito. Ito yung mga tol, wala nang mga susi nandito. Sila, nasa labas na to, diskado na park. Nilagyan pa nila ng susi, baka matak. So, karamihan lang may mga susi nandito sa loob. Nakita nyo naman lang. Alright, so dito naman tayo mga tol sa Yamaha. So, hindi nga lang siya, hindi pa siya, ano siya, hindi pa siya fully digital mga tol, no? So, dito tayo, tingnan natin to. So, tinakbo nito mga tol, 7,288 lang. 7,288. So, napaka baby din. Wala pang ano yung kanyang upuan, wala pang gas-gas. Ayan. One back leg. Ayan, napakita natin to. Alright, so yun na doon. Ah, sa mga mahilig sa Aerox. Tingnan natin yung mga Aerox nila dito mga tol. Kasya ba ako? Doon tayo sa likod. Ayan, dito na tayo sa Aerox version 1. Version 1. Tinakbo nito. Yan, 23,000 lang. 23,726 mga tol. Alright. So, version 1, Aerox. Ito, may Aerox din dito mga tol. No, pinagsasara ko na. Sorry sir ah. Pinagsasara ko na yung upuan. Ito naman. Version 1 din na Aerox. Ayan, so 27,534 lang yung kanyang auto rating. So yun yung mga tinakbo mga tol. Papansin nyo naman yung kanyang tire sa harap. Ang laki! Parang expensive tire pa. Mahaling gulong. Ayan. So pag-anahin natin yung mga ilaw. The boots pa. Gumagana yung daylight. Yung reflector niya sa plate number. Dito. Tsaka meron din ilaw sa plate number. Pag-anahin natin yung kanyang left and right signal light. Ayan, so gumagana yung kanyang right signal light. Ito naman yung left. So yan mga tol.
specific na napakita ko sa inyo. So, sinunin siya, gumagana rin dito sa prong. Ayan. Alright, so patayin natin. So ayan, may rush guard din siya. Rush guard din siya, ayan o. Alright, so yun, bago rin yung tire niya sa harap. Makapal din, no? Kita niyo naman. Oh, ayan. PCX, ayun, baka may susi itong PCX na to. Yun, may susi din yung PCX niya mga tol. Sa mga naghanap din ng PCX, ayan, so tingnan natin. Wala palang susi mga tol. So, keyless na siya. Keyless. Saan ba tawag ito? Keyless na siya mga tol. Alright, so hindi natin makita yung kanyang analog. So ito, good story naman to. O, di na gumagana. Hindi ko alam, patid yung gumagana. Baka di ako maalam. Ayan, so itong isa, good pa yung feel light niya, gumagana rin. Kaya sa mga Aerox lover dyan mga tol, ito, pwede nyo itong i-inquire. So yun, meron dito mga tol, Mewis 40, sa mga naghahanap ng Mewis 40 mga tol. Kaso lang, pwede nyo itong i-inquire, kasi parang tinanggal na yung ano niya, yung tag price. Pero nung pumunta ko dito, parang 37,000 ata yung cash price nito. Pero kayo na lang mismo mag... inquire. Ayan. So goods na gusto yung kanyang gulong, makapal pa yung gulong niya, disc brake niya, okay pa rin. Ayan, iba niyang seat, wala pa rin naman kahit paano. Ito may konting ponit lang naman. Alright, tapos yung kanyang odo reading mga tol, 9,000. Ayan, so 9,553 yung kanyang odo reading. Ibig sabihin yung mula nung na kinuha to na batak. So ito lang yung tinakbo nung motor na to. Alright, so Mewis 40 mga tol. Ayan. So sa mga nagaanap pa yan. So goods na goods pa, nakita nyo naman. Binuksan natin. 9,000 pa lang siya. Ayan, so meron ding Honda Click 125. So Honda Click 125 mga tol. Ay sorry, Honda Click 150. 150 na to. Alright, so matte black. Yun nga lang, may kunting... Basag nga lang yung ano niya, yung kanyang tapaludo. Ayan, pero sa lens, goods na goods pa. Yung mga mahalagang parts. So goods pa. Yung kanyang side mirror, goods na goods pa rin. Wala mang basag. Alright. So ito nga lang yung kanyang handlebar. Para dito sa throttle. Parang bagong palit na to mga tol. So pinalitan na. So check natin yung kanyang odo reading. Yung tinakbo ng motor na to nung kinuha. Ayan, so tinakbo na lang mga tol, 12,554 na yung tinakbo ng motor na to. Alright, so goods na goods pa. Para sa akin, goods na goods pa sa mga tol. Siguro, mga 5 months o 6 months lang to sa may-ari, no? Alright, so kung tumagal man to sa may-ari, ibig sabihin hindi siya gamit. Kasi sa akin mga tol, 1 year in 9 months yun, pero umabot na yun ng 60,000 odo reading. So ito, how much more to? Kaunti lang, diba? 12,000 lang yan. So 12,000 ang tinakbo ng Honda Click 150. So 150 na yun mga tol, no? Nga lang, wala siyang presyo. Alright, so meron din dito mga tol, Aerox version 1. Kaya sa mga naghahanap naman ng Aerox version 1 mga tol, kaso lang wala siyang presyo mga tol, no? So hindi natin mabuksan kasi wala yung remote. Pero yung kanyang tire, medyo pudpud na yung tire niya sa likod. Yan. Yung kanyang tire sa harap, makapal pa, bagong palit mga tolo. May mga buhok-buhok pa. Yan. So kayo na lang bahala mag-inquire dito mga tol. Meron dito ang Sniper 150 yung mga bago to, mga bagong ano to, dala dito mga tol. Kasi nung pumunta ako dito nung 7 days ago, wala pa yung mga stock. Ito mga bago na to, na dala na yung una. Alright, so mga brand new yan mga tol. Mapagkakamalan yung brand new talaga. Kasi tinan mo, alas walang kabasag-basag ko. Ay, ano na.
So, kulay blue naman, Honda Click. Sa mga gusto ng Honda Click 125 mga tol. Ayan, so meron lang siyang konting gas-gas. Konti lang naman, as in parang clearance lang na ano, kanyang sticker lang na nagasgas, no? Yung kanyang tire, bago pa yung tire niya, bagong palit lang sa likod. Nakikita nyo naman. Ayan. Tire niya sa harap. Yung lens, napaka-importante ng mga tol kasi mahirap pag ito nabasa kasi sobrang mahal nito. Pero in fairness, nakita nyo naman, wala pang kapasag-basag, makinis. Sa paludo niya, may konting parang yung ano, tinanggalan ng sticker kaya nagpakat yung kanyang ano, pandikit. Alright, so goods pa yan. At titingnan natin yung kanyang odor reading mga tol para malaman natin kung ilan na yung tinakbo nito. Odor reading niya, ayan, so ano lang, I think 25,291 odor reading. Side mirror niya bago na. Alright, so tingnan natin ang kanyang ano, ang kanyang taillight. Yeah, so goods pa, gumagana din. Grab bar niya, wala ding gasgas. Yan, dito makita nyo naman sa driving position, wala din. Wala din mga gasgas yan, walang mga basag. Yung kanyang pocket, yan. Wala din basag mga tol, no? Yan, so kanyang lens, titingnan natin yung lens niya sa harap, wala din yung mga basag. At goods din, parehong gumagana, yung left and right side. Yan, so 25,000 odor reading yan mga tol. At meron din dito, yan, Honda Click. So karamihan nila dito Honda Click. Tapos ito mga bago lang itong dala, yung yun nandun pala, tawag dito Mio Sporty na dalawa kulay pink, tsaka ito itong Sniper 150. So I think ano na to, version 2, Sniper 2021 model na akala na. Pero ito, hindi pa rin siya na peace out. Pero wala na nga mga price mga tol, no? Ayan. Ito meron dito, Honda Click 125. So, cash price niya 57,000 mga tol, no? 57,000 cash price niya. Tingnan natin yung kanyang Odo meter, yan, Odo rating, tinakbo nito. Ayan, so, gold, yung ano niya, gold na rin, no? Ayan, so, goods na goods pa, 19,000 lang tinakbo mga tol. So I think nasa 1 year lang to sa may-ari. Ayan, so 19,000. Pero makita nyo naman, goods pa. Buksan ulit natin, side mirror niya. Okay pa, goods pa. Wala pang kapasag-basag yung kanyang mga flaring, so goods pa. Yung kanyang driving position, wala pang basag. Madumi nga lang, so kailangan lang linisan. At yung kanyang tawag dito, yung kanyang lagay ng battery, so hindi umangat, so ibig sabihin hindi pa rin lubo yung battery niyan. Ayan. Alright, this brake niya, makapal na makapal pa, goods pa. So madumi nga lang yung dalawang shock. Yung gulong niya, makapal pa naman. So, baka nagkamali ako, hindi to 1 year sa may-ari, no? Siguro mga months lang yan, batak na, siguro nawala na ng trabaho din yung may-ari. Ito, Honda Click 125. So, gumagana mga ilaw niya, tsaka yung taillight sa likod, gumagana rin. Ayan. So, nakita nyo naman yung tinakbo niya, 19,000 lang mga tol. Ayan, so meron din nun Duke. Ayan dito, meron din dito, Mio Sporty 45,000. Kulay pink, Mio Sporty. At yung kanya, ito na dito, 60,000 naman to, Genio 125cc. Honda Beat 110cc. Alright, mga goods pa yan mga tol. So ito naman, 50,000 cash price. So lahat mga tol nakikita nyo dito ay base pa po sila sa cash price. So yung ibang alan na walang cash price dyan, bagong delivery yan dito, no? Alright. So meron sila doon PCX. Meron sila doon Aerox mga tol. Yan, 155cc Aerox din. Ayan. Honda Beat. So mga goods pa yan, mga ano yan, makina. Auto rating niya. Ito, nag-reissue lang to ng... Ito, medyo matagal-tagal na to. So nasa 100 plus auto rating na.
Alright, so mga goods pa yun, mga tol. So, pang service service. Ayan, kakailanganin nyo yung pang service service nyo. Ayan, dito. Pakita natin to. Ayan, sniper. So, ito 15,000 lang mga tol. 15,000 lang yung tinakbo. Ibig sabihin, months lang yan. Months lang yan sa mayari. Ayan. So, madumi nga lang. Halikapag. So, wala mga problema yan mga tol. Kapag ikaw mismo nakabili niyan, yan, ikaw na lang bahala magpakintab. Magano, kasi wala namang basag mga flaring siya, no? Yung kanyang tire. Alright. So, yan sa mga naghahanap. Alright. Version 2 in max. Bantong black. Yan, yung odor rating nito. Ay, 24,000 lang. 24,780. Yan yung tinakbo ng... Nakita nyo ba, mga tol? Yan. So, para sabi nyo, hindi kayo... Para sabi nyo, dinadayaw kayo, no? Yan, so... Yan lang yung mga tol, tinakbo niya. 24,000 lang. 24,000, di ba? Tama? Tugugig mo nga. Yan, 24,000 lang tinakbo nito. So... NMAX version 2 Phantom Black color. Ayan. Matte black naman. Ay matte black, matte red na NMAX. So, goods pa rin. Mga goods pa yan mga tol. Ang bababa pa ng mga tinakbo yan. Magkano yung ilaw niya. Lahat. Ayan. Ito din. Kita nyo naman ang tinakbo niya. Isang lalapit ang konti pa lang. Ito naman mga tol. Papakita ko sa inyo no. Ayan o, 16,000 lang tinakbo nito. Di ba? Ganyan kalupit mga tol. Di ba? 16,999 lang tinakbo nito. So gaano kalapit lang, gaano lang yung katagal sa may-ari. So siguro mga 5 months, 6 months lang sa may-ari no. Ayan, so kung tumagal mo yung sa may-ari, ibig sabihin din niya rin ginagamit. So baka tambay lang din sa bahay. Kasi tingnan mo yung tinakbo, 16,000 lang. Ito naman, NMAX din. Alright, NMAX na version 1 standard. Yan. Tingnan natin yung odor rating din nito mga tol. Yung mga pansin nyo, malikabok nga lang. Ayan. Kita nyo. Ayan, so 42,426 yung kanyang odor rating mga tol. Ayan. Goods pa. Wala rin basag pa. Okay ba? Goods na goods pa. Alright. Ganyan driving position. Ayun mga tol, marami pa dyan. So kayo nang bahalang mag-inquire pag nakapasyal kayo dito mga tol. Pero gagawin ko ang lahat kapag meron na tong installment. Babalik ako dito para i-update ko kayo. At yun na nga mga tol. No? So napakita ko na sa inyo yung mga motor na nandito. Yung kanyang mga auto reading. So kayo na lang bahala mag sa may mga oras dyan, pwede nyo puntaan to sa 2345 Bosmania Highway mga tol. Lalagay ko rin dito sa description yung pinaka address para ma-search yung mapa. So yung 2345 naman na yon, pag sinash nyo yun 2345 Bosmania Highway, matik yung mga tol lalabas itong located na warehouse nila. Ayan. So nga lang maya tayo kasi until now, wala pa rin silang installment. Ayan, so 2 to 3 weeks pa ang kailangan natin hintayin. At babalik ako dito mga tol para ipakita ko sa inyo yung mga down payment na kami magiging matin. Ayan, so sure naman yung pinaka manager ng kanina, nakakausap naman natin. So babalik ako kapag meron itong mga presyo. Yan, so sobrang dami yan na tol. Alright. Kuala muna ako pang tabi. Alright. So yun. Wala naman natin siguro nakapagsakaway na ino. Meron din mga tol doon o. Airplane. Tingnan natin. Sulitin na natin mga tol.
Ito meron dito, kasi lang walang susi. Mini soul sa mga Yamaha lover dyan. So, kayo na ba nang mag-impire dito? Alright, so ito. Hindi rin natin palang buksan to. Kasi, walang susi. Ito. Muna to. Ito. May kunting gasgas nga lang siya sa kanyang grab bar. Meron kanyang So yun mga tol, ayan, so sa lahat, maraming salamat at sumama ko lang sa aking channel. Please don't forget to like, share, subscribe, at hit mo na rin yung notification bell para like and update kung meron mga tayong mga video na i-upload. So yun lang, once again, it's me, Bro Mark TV. Peace out. Maraming po sa'yo, Sir Yeh.